alam mo yung nagpupuyat ka, parang ayaw mo na mag-isip, at gusto mo na lang matawa. Anong tawag sa mga sabaw na mahilig manood ng pelikula? Ebi, sinigang! Congrats! Sabaw ka! Pero hindi ka nag-iisa, dahil marami sa atin na nagpupuyat para sa pag-aaral. Pero bakit nga ba tayo nagiging ganito kapag puyat? Ako nga pala si Chino Borone, at ito ang Unang-Unaw. Pag-usapan muna natin ang masayang aspeto ng kasabawan. Meron tayong munting kemikal na galing sa ating utak na nagpapasaya sa atin. Ang kemikal na ito ay dopamine. Hindi ba tayo naging masaya kapag nananalo tayo sa isang paligsahan o kung mataas ang ating marka sa isang test? Ito ay dahil naglalabas ng dopamine, ang parte ng utak na responsable sa pagbibigay ng premyo sa ibang parte ng ating utak. Ang dopamine ay bumabiyahe sa gitna ng mga brain cells o neurons para ipasaya tayo. Pero naglalabas din ng dopamine ang ating mga utak kapag kailangan natin maging gising at alerto para labanan natin ang antok habang nag-i-exam. Squared minus 2x plus log 10 minus... Dahil dito, natatawa tayo sa walang kakwentang-kwentang bagay. Anong tawag sa sabaw na mabilis? Edi, sopas! Pero hindi lang dopamine ang dahilan ng kasabawan. Hindi superhero ang ating utak. Napapagod rin ito. Umabagal ang ating pag-iisip at pagkikilos. Kaya tayo nahihirapan makinig sa klase. At mas madaling magkamali sa mga pagsusulit. Saka humihina rin ang parte ng ating utak na nagbibigay ng maayos na desisyon. Dahil dito, nahihirapan tayong i-control ang ating mga emosyon. At mas nawawala ng gana na maglaro o mag-aral. Kapag paulit-ulit naman ang ating pagpupuyat, palaki ng palaki ang posibilidad nating makakuha ng sakit gaya ng kanser, sakit sa puso, at permanenteng pinsala sa ating mga utak. Panahon ito, lahat tayo, hindi lamang estudyante, ay may kailangan gampanan katulad ng pagkikipagkaibigan, pagbabayad ng buwis, Instagram, at ang pag-alaga sa ating mga pamilya. Ang lahat ng mga ito ay nakakatulong para maging masaya at makulay ang ating mga buhay. Pero, ninanakaw ng mga ito ang ating oras para ipalakas ang ating katawan, ang ating sarili. Ang pagiging sabaw ay senyas ng pagkapagod ng ating mga utak at masama ang maidudulot ng patuloy-tuloy na pagpupuyat. Maraming mananaliksik ang naghahanap ng paraan para makatulong dito. Pero tayo mismo ang dapat magbago ng ating sarili. Maayos na paglala ng oras at disiplina ang magbibigay ng malaking tulong sa ating mga utak, sa ating mga sarili, at sa ating mga buhay. Sana natuwa kayo sa aming sabaw na episode. Kung may naisip kayong tanong na nais niyo makita dito, mag-subscribe at mag-comment sa aming video. Kami, ang Isip, humahamon sa inyo na magtanong at mag-isip.